Hello po mga kaguro at welcome sa aming YouTube channel. Siguro po nandito po tayo ngayon sa ating video dahil naghahanap po tayo ng solution kung paano natin magagawa na marinig ng ating participant sa Google Meet yung ating mga video na pliniplay natin sa ating PowerPoint at kung sa anumang application na nasa ating laptop. Ito pong method na ginawa ko is gumana po para sa akin at hopefully gumana po ito sa inyo. Kung gusto niyo pong malaman, please keep on watching. Siguro po naka-encounter na po kayo na nagpe-play po kayo ng video sa laptop ninyo na gusto niyo iparinig sa mga participants ninyo sa Google Meet. Pero yung reklamo ng mga participants ninyo is hindi po nila naririnig yung audio ng inyong video na pliniplay. So sa video po na to, itatry po natin isolve yan gamit lang yung isang paraan na ginawa ko po na gumana po para sa akin. At hopefully makatulong po ito sa inyo. Before po muna tayo pumunta sa ating tutorial, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please subscribe Daisy and Von and please click the notification bell para ma-notify po kayo sa bago namin na mga uploads. So yun na nga po mga kaguro, yung una po natin gagawin is pumunta po tayo sa ating Google Meet kasi nga po tayo yung magpre-present at gusto nating mag-present ng video na kung saan ay maririnig ng ating mga participants. So make sure po na nakapag-login na po tayo. Yung malalaman po natin na nakapag-login na po tayo is meron na po tayong logo ng ating email dito sa taas, dito po banda. So, start or join a meeting na po tayo. Mag-create na lang po tayo. So, lalagay na lang po natin is meeting 1. Ganyan. Tapos, continue na lang po para makagawa na po tayo ng ating room. So, wait na lang po natin. Then, off po muna natin tong microphone at saka yung ating camera. Tapos, mag-join na po tayo sa ating ginawa na room. So, yan po. So, nakagawa na po tayo ng ating room. Yan. So, di ba po usually kapag nagpre-present na po tayo is pumupunta po tayo sa present now. Tapos, nagpre-present po tayo ng pwedeng entire screen, pwedeng window lang, pwedeng tab sa ating Google Chrome. Mas mabuti po na Google Chrome po yung browser na gagamitin natin kasi marami po siyang application at saka mas madali po siyang gawin at meron po siyang nasusupport na maraming extensions na helpful po para sa ating mga tulad nating mga guro. So usually po, kapag nagpre-present po tayo ng video is usually sa simula kasi meron po tayong prayer, meron po tayong opening. So meron po tayong i-pliniplay na mga multimedia na presentation na ginagamitan natin ng video o tsaka yung PowerPoint presentation. Pero yung problema is hindi nga po naririnig ng ating participants. Tayo lang po yung nakakarinig. So gagawin po natin yan ng paraan. Pumunta po tayo dito sa may bandang lower right corner ng ating browser. Yan, meron tatlong dots dito. Click po natin yan, tapos pumunta po tayo sa settings. Tapos kung makikita po natin, nandito po tayo sa audio at saka meron ding video. Dito po tayo sa audio kasi yung audio yung ating fina-focus. So dito po tayo sa microphone. Kung makikita natin, meron tayong maraming default. Depende po yan sa laptop ninyo kung marami kayong nakakonect na microphone. So depende na po yan. Pero wala po dito yung hinahanap natin para makapag-enable ng audio ng ating system sa ating computer para marinig ng ibang participants. So yung gagawin po natin is close muna natin to. Tapos, puntahan po natin yung ating audio o yung ating speaker dito sa baba. Nandito po siya sa gilid. I-right click po natin yung ating speaker, yung nandito po, yan. Tapos, i-click po natin yung sound. Tapos, meron pong lalabas na window na sound. Tapos, yung tab niya is playback, recording, sound, communication. Dito po tayo sa recording.
So yung hinahanap po natin is yung stereo mix kung naka-enable po siya. So kapag hindi po natin siya nakikita dito, pwede po natin i-right click dyan tapos i-show po natin yung disabled devices. So makikita po natin yung mga naka-disable na mga devices dyan. So nandito po sa baba si stereo mix, tapos i-enable po natin to. Yan. Dapat naka-enable na po siya. Tapos, i-okay na po natin yan. So, kapag hindi po natin nakita yung sound na nandito, kapag nire-right click po natin yung speaker, pwede po natin siyang puntahan doon sa ating control panel. Kapag wala pong control panel yung desktop ninyo, nandito yung akin, pwede nyong i-type dito sa search control panel para makita nyo po. Yan. Click po natin yung control panel. Tapos, dapat yung view by is dapat nakakategory po siya para mas madali po natin siyang mahanap. Tapos, dito po tayo sa hardware and sound. Then, pagkatapos, dito po tayo sa sound. Tapos, click po natin yung change system sounds. At doon po natin makikita yung ating sound na window. Meron na po ditong recording. So dito po, nakikita po natin na naka-enable or naka-ready na po yung ating stereo mix. So kanina, hindi po natin yan makikita doon. So i-close lang po natin to, tapos balik po tayo sa ating Google Meet. So kapag babalikan po natin siya, click ulit natin yung 3 dots dito sa right corner, lower right corner niya, tapos i-click po natin yung settings, tapos doon po sa audio. Dito po natin makikita, kanina 3 lang po to kasi hindi po naka-enable yung stereo mix. Ngayon, naka-enable na po yung stereo mix. Yan, i-click po natin yan, tapos i-click po natin yung done. Ganyan. Dapat microphone po yung ating sineselect. Yung speaker, wag na po nating pakialaman. Tapos i-click na po natin tong done. Tapos, dapat po nating tandaan na dapat is naka-enable po yung ating microphone kapag nagpre-present po tayo para gumana po yun at marinig ng ating mga participants. Pero nga, meron po siyang drawback. So yung drawback niya po is kapag naka-enable po tong stereo mix, hindi po naririnig yung boses natin kapag nagsasalita po tayo kahit naka-on pa tong microphone. Kasi yung stereo mix, yung system sound, yung kanyang ipinaparinig sa mga participants. So yung narinig lang po is yung video na nakaplay. Hindi po yung boses natin. So magagamit natin to kapag gusto lang nating magplay ng video na gusto nating pakinggan ng ating mga participants. O kaya naman ay gusto nating magsimula ng meeting na meron tayong PowerPoint presentation or yung mga video. Pero hindi po natin to magagamit kapag gusto nating mag-play ng isang video tapos sasabayan natin ng discussion, hindi po natin to magagamit kasi hindi po naririnig yung boses natin, mismong audio lang ng video na pliniplay natin yung naririnig ng ating participants. So kapag tapos na po tayong mag-play ng ating video, so kung gusto natin na ibalik yung naka-default niya, yung microphone. So, ibalik na lang natin sa default na microphone na ginagamit natin para marinig ulit yung boses natin. So, balik lang natin sa default na microphone, ganyan. Tapos, i-done na po natin. So, ganyan. Naririnig, kung makikita ninyo, gumagalaw yung aking picture kasi meron na siyang audio. Yan. Kapag ibabalik naman natin dito sa stereo mix, yung naririnig lang is yung system sound o yung audio ng pliniplay natin. Pero kung makikita ninyo, hindi na po siya gumagalaw yung picture kasi hindi na po gumagana yung mic ng ating laptop kasi yung stereo mix na po yung gumagana. So uulitin ko lang po, kung gusto na po nating ibalik, i-click lang po natin ulit yung 3 dots, tapos dun po tayo sa settings. At saka, ibalik po natin sa naka-default na microphone natin para bumalik yung ating microphone at marinig ulit tayo ng ating mga participant. Kung gusto na nating mag-feedback,
o kaya naman ay meron tayong gustong idagdag. So mag-present tayo ng isang window. Ito, naka-open na po yung ating PowerPoint presentation. Tapos i-share na po natin sa ating participants, kunwari. Tapos i-play na po natin siya. Yan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-iliw, perlas ng silangan. So dito po, i-try po natin na hindi po siya naka-present kung maririnig ba natin. Mga kababayan. So yan po, naririnig po natin yung ating, napiplay na po yung ating. So yan po, napiplay na po yung ating national anthem. Pwede nyo pong gawin to. Pwede nyo pong gawin to sa iba pang mga application. Pwede nyo ring i-full screen yung pagpre-present ninyo. Pwede nyong gawing entire screen yung pagpresent, tapos maririnig pa rin yan as long as naka-activate po yung ating stereo mix. So yun lang po para sa ating tutorial about kung paano mag-present ng isang video na meron siyang audio na naririnig ng ating mga participants. Kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial, please don't forget to subscribe Daisy and Von, and please click the notification bell para ma-notify po kayo whenever mag-upload po kami ng bagong videos.